process or the posture, or we're going to improve that soon. And then 6 and above, very high risk, implement change immediately or now. Okay, so using the rule example, so there are two types. Yung part A, we're going to consider the arm and the wrist analysis. And then yung part B, nasaan ang part B? Neck, trunk, and leg analysis. Okay, let's start muna tayo doon sa part A. Okay, this score, this example, is based on the actual activity observed nung mga nag-thesis before na gumamit ng RULA or REBA. So, score will vary and also it will depend on the task that you are going to observe. Hindi siya standard na laging 3, na 2, na 4, hindi siya laging ganun yung magiging score. It depends upon doon sa inyong ino-observe, di ba, no? Na task or work na pina-perform ng employee or the operator. So, for step 1, we're going to locate the upper arm position. Anong color to? Kunyari ay light blue. Okay, so sabihin natin na based on our observation, ang score niya ay 3. Nang 3. It can be dahil naging 3 ay nandito sa 45 to 90 degrees. Diba na? Yung upper arm position. Or it can be naman na ang score niya ay 2 and then meron tayong certain adjustment na nasa baba. If shoulder is, I cannot read, raised, pwede kang mag-add ng 1. Kaya nga, for example, kung ang na-choose mo eh, either yung second and third na figure dun sa step 1. So, and then based on your observation, na pwede pa i-consider yung if shoulder is raised, pwede ka pang mag-plus 1 dun sa 2. If upper arm is abducted, it can be plus 1 doon sa iyong, for example, na original na 2. Or baka naman pwedeng typical na nasa 45 to 90 degrees yung upper arm position. Kaya 3 na siya, di ba, no? Nakadepende yan sa inyong magiging observation. Okay, ang score mo ay 3. And then doon sa mismong pinaka parang table, so you're going to encircle yung 3. So, okay lang? Continue na ako? Yes po, sir. Okay. Di ba sa upper arm, nakalagay number 1. 1, 2, 3. Number 2, 1, 2, 3. Yung kulay, pink ba to o peach? O pink na, Eva, no? Number 3, 1, 2, 3. Number 4, 1, 2, 3. And so on. Di ba na? Okay. So, dun sa step 2, locate the lower arm position. Kulay pink or the color pink. Kung nasaan yung score mo na una sa upper arm score, di ba na? Na 3. Doon tatapat either 1, 2, or 3 yung naging score mo. Sa portion na yun, di ba na? Kung ang naging score mo sa upper arm score ay 2, doon sa 1, 2, 3 na katabi ng 2, doon ka kukuha ng score or mag-encircle sa color pink either 1, 2, or 3. Okay? Next. Okay. Ang next ay number yung sa step 3. Locate the wrist position. Ano to? Brown? Brown ba to? Para common tayo. Anong color to? Yung ang score ay 4. Yellow po sa akin. Sige, yellow. Okay, yellow daw. Okay. Sa step 3, mauna muna ang yellow bago yung blue-green na nasa left ng yellow. Okay. Step 3 kasi yung wrist position. Okay. Nakadepende uli sa iyong yung observe na task. Di ba, no? Let's say, ang score mo na binigay ay 4. Ayun yung number 4 sa taas ng table. 1, 2, 3, 4. After nyan, so we're going to have the step 4. Yung wrist twist, yung twisting ng wrist natin. You observe nyo uli, and then i-consider mo kung siya ay
If yung wrist is twisted in mid-range, 1. If wrist is at or near end of range, 2. Then i-score mo yung 2 sa left ng 4. Di ba no? Dito sa kababaan. And then, the same with upper arm and lower arm. Kung nasa inyong 4, doon ka lang tatapat ng score. Di ba no? Doon ka lang tatapat ng score. Question, doon sa step 1, 2, 3, and 4. Wala? Godwin, may question? Magsalita kayo kung may question para diretso na tayo. Wala na po. Okay, next. So, di ba you already have step 1, 2, 3, and 4. Nag-score ka ng 3, ng 2, and 4. Okay? Okay. Step 5. Look up posture score in table A. Okay. Di ba? Kunin nyo yung intersection nun. Yung 2 and also yung dito yung 2. Ano intersection niya? Hindi ko siya mabasa. Ano intersection? 5 po. 5. Kaya yung score sa step 5 ay 5. Okay? Next. Step 6. Add muscle use score. Kung wala naman kayong na observe na, let's say, a posture mainly static or if action repeated occurs, something ganito. Kung wala naman, make it 0. Kung meron, ilagay nyo kung ano yung corresponding number. Okay? So, for this example, 0 yung in-score. Next, step 7, add force or load score. So, tingnan nyo yung ano, yung weight na nililift, for example, ng workers. If load is less than, hindi ko na siya mabasa, 4.4 pounds, 0. If load is 4.4 to 22 pounds, 1. If load is 4.4, plus weight lang, ha? Natawag lang si Dr. Cero, ha? Wait a moment lang, ha?
Okay, I'll be back. I'm back na. Kasi ay wala si Sir Cero, kaya busy ang lola. Okay. So nasa na tayo? So step 6. So Janine, narinig mo ba ako? Yes, sir. Step 7 na po. Okay. Oh, step 7. Sorry, Janine, ha. Masyado akong late, ha. Six lang ako. Joke na. Okay, step 7. So, you're going to analyze in terms of the force or load. Diba na? So, and then try to check kung saan siya papasok dito sa mga conditions below step 7. Okay? So, for example purposes, ang score nila ay 2. And then, sa step 8, you're going to find the row. Wait lang, hindi ko na kaya, hindi ko na mabasa eh. We're going to find the row in table C. Add values from step 5 to 7 to obtain yung the wrist and arm score and find row in table C. Okay, so 5 plus 0 plus 2, 7. Okay? So, may score na tayo na 7 coming from steps 5, 6, and 7. That's why meron tayo sa step 8 na the wrist and arm score na 7. Okay, next. Part B. So, we're going to consider the neck, trunk, and leg analysis. Sa step 9, we're going to locate the neck position. Okay, based on the sample, ang score sa neck ay 3. So, I don't know if the observed task is yung nasa third na figure or for example, yung second figure, pero may condition na if neck is twisted, nag-add ng 1. So, nakadepende kasi talaga sa inyong i-observe na task. For sample purposes, ang score niya ay 3. Nasaan ang 3? Sa neck posture score na yung table below. So, encircle niyo yung 3. Step 10, locate the trunk position. Di ba na? So, we're going to locate the trunk position. Anong kulay yung trunk? Gadwin ang kulay to. Gray. Ay, hindi. Gray ang nasa legs. O, sabi natin, very light gray. Okay. So, sa step 10, we're going to locate the trunk position. Again, ang score niya ay 2 kasi nakadepende sa inobserve na task. Nasaan ang 2? Yung pinaka-upper portion ng table B, 1, 2, yung super light gray. Next. Step 11, if legs, isa legs naman, di ba na? So, you observe din natin, if legs and feet are supported, 1 ang score. If not, 2. Anong score niya? Dun sa legs. Nunez, anong score niya sa legs? One, di ba na? 1. So, meron na tayo ngayong scores ng step 9, 3, step 10. Ano ang score ng step 10? 2. Ang step 11 na 1. Okay, after ng part A and part B, so we're going to have this one. Okay, nasaan again yung intersection para sa step 12? Intersection ng 1 sa taas and 3 sa left. Ano yung intersection? 3. Thank you. Diba, no? Look at posture score in table B. Ang intersection ay 3. Again, sa step 13, add muscle use score. Diba, no? It depends upon sa inyo kung ano magiging score nyo sa step 13 na nakadepende sa i-observe nyo activity. For this example, 0 ang nilagay nila. And then sa step 14, again, yung force or yung load score, may mga conditions dyan.
For example purposes, ang score niya ay 2. Next, step 15. We're going to add yung score ng step 12, 13, and 14. For this case, ang score niya ay 5. Okay? So, meron na tayong 5. Again, paano tayo kukuha ng RULA score? RULA final score. Okay. Ano yung score dun sa table C? Nakita nyo to? Yung table C. Okay, ano yung RULA score? Doon sa part A, 7. Diba na? Ito yung 7, yung violet sa left. Ano yung score sa part B? That is 5. Ayun sa upper part ng table C. Anong intersection? 7 po. 7. Ang RULA score ay 7. Okay. So, we're going to apply na yung kanina. Diba na? Ang RULA score ay 7, meaning to say, indicates investigation and change are required immediately. Pag sa level ng MSD risk na possible na ma-encounter ng operator, very high risk, implement change now. Very risky on the part of the operator yung pina-perform niyang task considering the part A and then the part B. Question regarding sa pag-arrive ng RULA score na 7. Wala po, sir. Okay. Yung iba, may question kayo? Opo, wala, sir. Yes, po. Okay. Thank you. Sabi na, basta nasa section 1, the best. Next. Proceed na tayo sa REBA. REBA. Actually, ang scoring ni RULA at ni REBA ay the same. Sa pag-compute lang ng final score, ng final REBA score, meron lang something na additional. Tingnan natin. Okay. Diba? Part A ni REBA. Neck, trunk, and leg analysis. Part B, arm and wrist analysis. The same, you have the table A, table B, table C. Okay. Diba the same lang yung pag-score? You're going to observe the task. So, for example, kung meron ka ng score sa part A na 5, diba na? 5. And then sa part B na 4, ito sa left, pinaka-left side, na kulay gray. Kung may score ka na 5 sa part A, may score ka na 4 sa part B, kukunin mo lang ang intersection again. Nagets nyo? May isa pa nga po. So, diba si Reba, sa mag-nakadepende sa table C, diba na? Kukunin nyo, ano ba yung score ng part A? Or sa table A, diba 5 na? Ito, yung 5. Ah, okay po, nakita ko na po yung table. Puntahan mo yung score mo naman ng part B. That is 4. Diba na? So, meron kang score na 5 at 4. 5 sa left, 4 sa top. Diba na? So, plus, wait lang. 1 second lang. Meron lang. Four. Ma'am, ito na po yung authority to go. Yung patagay tayo. Magkasama na po silang dalawa. Okay. Tumawag din si Sir Sam. Sa amin. Thank you. Okay. Nagets nyo na yung, di ba, may score ng part A, 5. Nasa baba. Score A. Sa left ng table, ng figure na to, merong score B sa left na 4. Di ba na? Nakita nyo? Yes po. Okay. Meron kang left na 5, meron kang 4 sa top. Kunin mo ang intersection, which is 5. Di ba na? Which is 5. Yes, yung na pinaka below. Ito lang yung pinakaiba. Meron kang an additional na step 13 na activity score. If one or more body parts are held for longer than 1 minute in static position, plus 1 dun sa activity score. Then, repeated small range actions more than 4 times per minute, plus 1 again. Action causes rapid large range changes in postures
or unstable base, plus 1 again. Nakadepende sa inyo kung magpa plus 1 ba kayo sa activity score. Example lang, 5 plus 1 lang based on your observed activities. The REBA score is 6. For this example, so I don't know kung alin dyan yung na-consider niya sa tatlong plus 1, plus 1, plus 1. Kaya siya 5 plus 2 ay 7. So ang REBA score ay 7. The same procedure with your RULA, meron ka lang activity score na i-add kay REBA. Kung wala naman na consider dito sa tatlong plus, sa step 30 na activity score, make it 0. Your REBA score is 5, kung 0. Since for our example, that is 7. So what will be the interpretation for 7? Oto, this, we have also another example, di ba na? So, 0, action level 0, ang REBA score ay 1, negligible. So walang action na kailangan implement. Score ay 2 to 3, in terms of the risk level ay low. Maybe necessary when it comes to action. And then 4 to 7, medium. So necessary to have an immediate an action. High, necessary soon. Very high, necessary now. Anong score natin 7? So that is 4 to 7, medium. So there is a necessary action for that particular problem. That's all question. Baka merong nalilito. So almost the same lang yung pag-score natin. Ng RULA and REBA. Ang difference lang si REBA, merong i-add tayo activity score. Kung kailangan mag-add ng activity score. Pag wala, di make it 0. Make it 0. Question, the REBA and the RULA. Sir, yung sa activity score po, yung ranges niya po is 0 to 3 lang. Hindi po siya lalagpas na po. Opo, o, say it up to lang. Okay po. Pwede naman, for example, isa lang yung makonsider mo, plus 1. Opo. Kung lahat naman ay present during your observation, edi plus 3. Ah, sige po. Okay, kasi si REBA naman hanggang 15. 15 ang maximum score, di ba? 15 naman siya. Apo. Yung 12 po, if in case, plus 3. Yes, okay. Yung activity score. Question? Madali lang, di ba? No? Kasi nga walang major calculation, a matter of add, plus and subtraction lang. Question, baka may meron sa inyong nalilito. Okay, for example, ergo and thesis nyo, baka may mga kailangan kayong i-observe na task, you can use either RULA or the REBA. Of course, ang isa kasing consideration na ginagawa nila pag ginagamit, kasi minsan malilito ka, RULA ba o REBA? Kung entire body naman talaga ay nagagamit dun sa ina-observe or pina-perform na task ng operator, anong mas magandang gamitin? RULA or REBA? REBA po, sir. REBA, kasi entire na. Kung upper portion lang, di ba na? Baka ang nape-perform lang kasi static nga ang nature ng work. Baka ang nape-perform lang ang operator either ang nagagamit lang na body parts ay either yung hands lang, shoulder lang, di ba na? May twisting lang or twisted lang ng head. So, might as well to use the RULA po. RULA po. Di ba na? So, might as well to use the RULA. Di ba na? So, yun yung consideration, di ba na? So, example, kung seated task talaga, di ba na? Talagang RULA. Kasi hindi naman gumagalaw yung paa mo and kasi naka-static ka na position, pero nakaupo. Mostly, ang gumagalaw lang talaga, hand, shoulder, yung ulo, di ba na? RULA talaga ang applicable. Question? Mas namin po, sir, ganun. Yun. So, kung manotice nyo, example, kung sa thesis nyo, di ba, one way, di ba, para ma-determine na there is a problem, para sabihin natin na there is a need to conduct a research, di ba, no? Dapat may proof na there is a problem. Minsan, ano yung sinasabi yung problem na talagang documented, na may basis. So, gamitan nyo ng NIOSH, pag lumabas na, that will exceed dun sa LI na more than one. So, meaning to say, we need to have an improvement for that particular existing na ino-observe nyo kasi may problem na. Kasi risky na on the part of the operator.
kung task naman ang inyo, for example, na kasi lifting, di ba, si ano, manual lifting, no? Lowering and lowering portion sa lifting ang Yosh. Si Rula Reba naman, yung i-observe mo na task, di ba, no? So, kung makita mo na, based on the Rula or the Reba score, very high in terms yung sa risk or sa disorder. So, pwede mo kasing i-improve yung in terms of yung sa activities na pina-perform. So, di mag-analyze ka, di ba, no? Mag-perform ka ng Rula before and then i-perform mo pag na-improve mo Rula after. I-compare mo, baka nagkaroon na decrease in terms of the final score, di ba, no? Para makita mo na okay yung ginamit mo na itong solution na ginawa mo is okay or the best kasi nagkaroon ng decrease in terms of the final score. May basis ka, hindi ka lang naghula na qualitative, at least quantitative yung iyong analysis, di ba, no? May gamit pa rin. Question? Sir, ilan pong minimum respondents pa gano'n? Ano? Before kasi, pag sa pag-identify kasi ng problem, mas madami, mas okay. Minsan, ginagamitan nyo ng Slovins, di ba? Kung ilan. Tapos ginagawa nila, kung let's say lumabas sa Slovins mo ay 40 or 50 or 90, irurula mo lahat ng 90. Tapos kunin mo yung average score. May mga ganong cases. Okay. Kasi mas madami, pag sa yung problem identification, mas madaming respondents, mas parang valid ang result, di ba na? Unlike sa kakaunti, parang hindi ganun ka-accurate ang magiging result. As much as possible, kailangan pong damihan na, sir. The merrier. Thank you po. Question, class question. Although, mag-meet pa naman tayo ng second sem sa ergonomics. So, kasi pwede nyo talagang gamitin. Yung NIOSH, the NIOSH. Kasi kakalculate nyo lang naman eh. Lalabas na yung multiplier ni NIOSH. And then, si Rula and Sareba. So, siguro yung mga ibang tools, ihabo natin sa second sem. Yung mga OWAS, mga OBECO. Kasi wala na talaga tayong time. Hindi naman kasi tayo makasagad ng 3 hours kasi ay baka, alam nyo na, ang policy nga 1 hour lang eh. Question. Class, mag-question kayo pertaining doon sa Rula and Reba. Baka, dapat ma-identify nyo alin na mas okay gamitin kasi may mga iba minsan ginamit pareho. So sa defense ang tatanong, alin ba talaga, Rula ba o Reba? May mga ganong cases. Wala na kayong question? Sir, paano po yung magiging setup ng lab? Yung dalawang lab? Ano? Ibang schedule naman yun? Magkaibang schedule. Yung lab number one, lab ng Ergo 1, lab ng Ergo 2. Kasama na po dun yung methods next time? Yes, oo. Inopen ko na din. Pero online pa rin po. Yes, oo. Well, yun lang na iwan niya, di ba? Opo. Hindi po kayo may trap yun, sir. ano lang natin? Proper scheduling na lang when it comes to submission. Sige po. Oo, ganun gawin natin. Question! Question. So, I will remind all of you again by January 14. So, midterm exam. So, may mga computation tayo pertaining sa metabolism, sa mga age correction, something like that. And then, sa mga total metabolic something, ganun, may kasama yun. Pero you are not required to memorize doon sa anthropometry, yung 1 to 40 ba yun, 1 to 39 body parts. Hindi na yung kasama ha, kasi kahit ako hindi ko kaya i-memorize lahat yun ha. Baka may question pa kayo. Class, nagkakandak na ba kayo ng student evaluation for teachers? Kasi
kayo ang kukuha ng link doon eh sa ano ko saan nila sinend ang link. Nagkakandak na kayo, Eva? Wala pa po, sir, na nas, ano sa amin, na-update na. Sabi nandun daw sa ano eh, sa CBSU LMS, doon daw sinasend. Saan pong part doon, sir? Kasi kanina, kasi hindi kami allowed to send the link. Although kanina, may nag-send sa akin na first year kung paano daw gagawing evaluation. Kasi maraming errors sa evaluation. Hindi naglalagay ng names ang mga students pag in-evaluate ang faculty members. Nakalagay lang example, instructor, name of the faculty, nakalagay CI. So hindi, pag nag-generate na ang summary or nagkaroon ng summarize na siya, hindi malaman kung kanino instructor yun. Kung ang instructor nyo ay 7, 7 times kayong mag-open ng yung sa Google Forms, iba-ibang names ang ilalagay. Hindi ko alam eh kung saan nakukubasa yung link eh. Basta ang sabi, sinend out through your... I-try ko mamaya. I-send ko sa, GC. Pero ang summary naman noon, direct na pumunta sa admin eh. Hindi namin naman makikita. Okay, i-send ko sa inyo yung link mamaya na sinend ang first year. Kasi ay naligito sila mag-evaluate. Question. Baka may clarification kayo kay Rula at Reba. Although basic lang siya, di ba, no? No major calculation. Pero it will help a lot para ma-justify nyo na, oh, especially sa thesis, there is a problem. O after the evaluation ng present task, and the in-improve namin, ito na ngayon yung i-measure namin again, yung using either Rula or Reba. And then there is an improvement in terms of the score. From 7 naging 2, di ba, no? Ang daling i-compare, ang daling bigyan ng conclusion or analysis. Na talaga, ma-justify nyo na there is something na okay in terms of sa inyong improvement. Wala na question? Kayo ay 28 lang. Question? Wala? Question? Wala? Wala na po. Okay. Kung wala na kayong question, so makikita na tayo sa Thursday ng alas 8 ng gabi. Mag-coffee-coffee tayo doon habang nag-exam online. And then siguro on that Thursday also, i-inform ko na kayo na na-send ko na yung written exam for sa finals. Diba na? So, kailangan kasi natin magkaroon ng final exam kahit siya ay short lang na question para at least merong basis paano bibigyan ng score yung pinaka-final exam. Okay? Sir, about Trela and Rula. Yes, Rula and Reba lang. Kasi kung bigyan ko naman kayo ng exam na Rula-Reba, natatanggalin ko lang score and then ang hirap. Okay. Kung mag-observe kayo, parang impossible, di ba na? Thank you po. Okay, kung wala na kayong question, thank you for your time and see you on Thursday and see you sa second sem. Oh, bago pala mag-enrollment, see you again, di ba na? So, thank you. Pwede na kayong mag-leave sa Google. Thank you po, sir. Thank you po. Bye-bye. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you. Ingat kayo lahat. Bye-bye. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.